Okay mga tol, mapagpalang araw ulit sa inyo, no? So meron tayo ditong bagong Celta na unit, no? So tada na siya, GR500N-1. So sa video nito papakita ko lang kung paano yung setting niya, no? Sa mga gustong makaalam, madalas lang kasi nagiging problema dito ay yung kanyang lock. Ayun yung talagang gusto kong ipakita sa video, ito yung naglalock siya, para tanggalin yung mga naglalock. So sa ngayon nakasetup siya ng maayos. Pero every time na papatay mo yung PTO at papatay mo yung susi, madalas pagbalik mo, nagre-reset yung kanyang LMI. So kailangan patayin susi. Siyabok, okay pa siya ngayon, no? Pero subukan akong patayin. Yan, pahinga mo tayo habang break time. Babalikan ko mamaya, no? At papakita ko sa inyo kung paano i-setting itong GR500N-1 na Tadano. Okay? Watch out. Okay mga tol, bago natin tuloy na konting shoutout muna, no? Shoutout kay Boss Maki TV, ang dati kong master, no? Siya ang unang tao nagpasampa sa akin sa Crane. So malaki rin ang kanyang nayambag sa akin, lalo na sa mga kaalaman pagdating dito sa Crane, no? Okay, saluto yung master. At shoutout na rin kay Jacob Herwin Conel, no? Herwin Conel Jacob Jerwin Jacob Conel, shoutout sa'yo tol, sensya na, late na yung shoutout ko sa'yo. At shoutout na rin kay Arnold Resonable Conel, no? So siya yung dating may problema na tumawag sa akin, at sa ngayon okay naman na yung kanyang unit, at tuloy na natin itong video. Okay mga tol, balik na tayo, no? So susiyan natin. Yan, buksan natin itong LMI, so PTO1. Pansin nyo, nag-reset na siya, no? Nawala na yung trigger at nag-e-error na siya. So palalap kasi, nakasetup kasi ako mga tol, oh. Ayan, nakasetup tayo. So kailangan palabasin natin yung trigger, itong OR na yan, no? Out-trigger. Yan. Pag naka-extend na yan, ibig sabihin out-trigger operation yan. Enter natin dito. Pansin nyo, nawala na yung kanyang tunog. Dahil nakaano tayo, nakatawag dito, naka-extend kasi tayo ng actual, yung boom natin naka-extend, so mag-a-alarm talaga siya. At ang haba ng boom na ginamit ko ay 24.8, at talagang iiyak yung crane natin, gawa nga nung naka-register sa kanya kanina ay walang out-trigger. So balik na tayo sa kanina nga natin, no? Ito ngayon bigla siya nag-setting ng single. So para magpalit tayo ng part line na ng gamit na hook, ito yung pipindutin natin, no? Ito tsaka itong dalawa. Halos same lang naman sila, pero tulad yan, nakasingle ako, no? Pag nilipat ko to pack, nagme-main siya. Pero yung dito ko, hindi nagbabago. So ito lang naman, lipat-lipat, no? Yan. So gagamitin ko yung main hook. Pagpilin din natin to, ito yung kanyang part line, no? So pindutin ko to. Naka part line 1 lang siya, pero main hook yung nakaregister dito. Para madagdagan siya, yan. So part line ang ginamit ko. Enter ulit natin yan. So lalabas na yung kanyang max. Pero pagdating dito, bakit single pa rin? So ito pipindutin natin ngayon, single. Yan, single. And then fly jib yan, pag nakaganyan fly jib. At ito naman max, max, main. Main hook yan. Ikot-ikot lang yan siya. Single, fly jib, main. Single, fly jib, main. So enter natin yung main hook. O lumabas na yung kanyang max 8.9, no? So pagdating naman dito sa kabila, ito nga, pag pinalta mo ng single siya, hindi mo siya pwedeng dagdagan ng part line. Kasi nga, single yung nakaregister dito. So ewan ko bakit hiniwalay pa nila to. Dapat automatic naka na siya dito, naka-indicate, eh. So main hook ulit, 4 part line, enter. At balik tayo dito, yan. At yung pinakapunto ko talaga dito, yung naglalock. So ito yung huwag nyong pipindutin, no? Balikan ko to. Ito fly jib, hindi na kailangan pindutin. Ito huwag nyo nang pipindutin to. Yung dalawang yan. Ito huwag nyong pipindutin. Pati ito huwag nyo nang pipindutin to. Ito lang naman, ito part line. At ito yung ano niya, yung height nung tawag ito, nung hook. Hindi naman siya ganun kaano. Yan, nagre-reset siya ng zero. Akala ko dati dito, boom height. Yung pala, yung pwesto nung hook natin, ayun, no? So pwede mo siyang reset, hindi naman siya ganun kalaki ang epekto. At itong isa naman, hindi siya nagpa-function. So balik tayo dito. Ito mga tol, yung madalas nagiging problema ng ibang operator, no? Pag aksidente mo na pindot to,
maglalakyan. Ito yung boom height, no? Boom height. Radius. Paikot-ikot ka na lang dyan. So, hindi ka makalabas. Pag na-enter mo yan, halimbawa ito, boom angle, no? Siyempre, para maka-escape ka, i-enter mo siya. Ang mangyayari, eto na, mula na siya. Hindi ka na pwede mag-boom down. Pwede ka mag-boom up, hindi ka pwede mag-boom down. So, paano tatanggalin yan? Halimbawa, isa pa ulit, mag-lock pa tayo ng isa pa. Eto, boom height. Hindi ka makaka-escape dyan, ikot-ikot ka lang. Yan, nakalock yung swing left, nakalock yung swing right. Balik ka sa boom up, sa height pala, boom height. And then enter mo, boom, dalawa na yung nag-lock. So, sakit na sa ulo niyan. Para matanggal ngayon yan, kung saan mo siya nailock, balik ka dun. Hanapin ulit natin. Ito, boom height. Enter mo ulit. Boom, natanggal na yung isa. At yung sa boom angle naman, pindutin ulit natin. Hanapin natin yung boom angle. Ay, boom up naman to. So, ang problema natin yung boom down, no? Ayan, boom down. So, ito, nag-bibling siya, no? Enter ulit natin. Boom, wala na. So, ganun lang po ang kanyang pag-setup, no, kung sakaling aksidente yung may pindot to. Kasi dati nang may tumawag sa akin dito, yun nga naglalak at kahit paano na ambaga naman natin siya ng konting tulong at sa ngayon ay okay na yung karin niya. At ngayon nga, eksakto, napindot ko na naman. Kung sakaling napindot niyo ulit hanggat hindi pa siya naglalak, pwede niyo pa siya sigurong i-escape dito. Patayin niyo muna yung PTO. Yan. And then, pagbukas, so, nawala yung kanyang lock pero hindi nagpa-function yung ating ano, nawala yung lahat ng reading. So, enter muna natin. Ayaw. Set ko ulit ang trigger. Nag-blink. Enter ulit. Yan. Lumabas na ulit, no? So, nawala na ulit yung blink dito. Pero kung sakaling napindot nyo na yung lock at na-enter nyo at ito nag-function na siya, kahit patayin nyo yung PTO at ibalik natin siya, so, buhayin ko ulit, andun pa rin yung lock niya, no? So, para matanggal uli yan, yun nga, ulit natin yung kanina. Pindutin ulit natin to. Kahit reset mo siya mga tol, patayin mo yung baterya, hindi na matatanggal yung lock niya na yan. Kailangan talaga dito sa setting, tatanggal nyo siya. So, enter ulit natin yan. Boom, wala na. Okay? So, ganun lang kadali mga tol, no? Yun nga. Nablanko na naman ako. Wash out tayo dito sa mga ating mga katropa. Mark Jason Boral at ang ating magiting na partner, si Al Guemo. Okay, ganun lang kadali yung mga setting mga tol, no? Hanggang sa muli. Ito, operation na kami. At ingat sa operation. Keep safe. Bye-bye.